Magandang hapon sa ating lahat. Ikinalulugod po namin ang aming kapanapanabik at pinakahihintay na programa ng ating paaralan sa Magugpo Pilot Central Elementary School, ang ating 3 o'clock reading habit, a reading webinar series para sa pagbabasa sa ating mag-aaral sa pamamagitan ng Facebook at YouTube Live. Ito ang iyong lingkod sa hapong ito at inyong Technical Director, Teacher Janice May M. Ordinario. Ngayon, araw ng Miyerkules, Agosto 12, kami po ay tuwang-tuwa sa ating paaralan ngayon na magkakaroon tayo ng panahon sa sering ito sa ating 12th na serye sa ating 3 o'clock reading habit. At syempre naman, sa hapong ito, tayo po ay ipinagpala na makakasama natin ang ating isang napaka-aktibong pampaaralang gurong tagapag-ugnay sa Filipino, Teacher Nova Villa Caballero. Hello, hello Teacher po. Nova! Maisang magandang hapon po sa iyo. Kumusta po, Teacher Nova? Magandang hapon, Teacher Janice. Ako'y labis na natutuwa na makasama ninyo ngayong hapon. Alam mo po, pinaka-aabangan itong huling linggo ng ating programa. So, ito'y napaka makabuluhan at maraming salamat sa mga apokaguro, mga kasamahan sa industriya, sa DepEd, mga magulang, mga mag-aaral na palaging nakaantabay sa atin. So magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, Teacher Nova, maraming salamat sa pag-unlock sa ating programang ito sa Filipino. Maraming salamat at alam ko po, Teacher Nova, na handang-handa ka na at lalo naman syempre ang ating manunood. Handang-handa na, excited na silang lahat na matunghayan ang isa namang sorpresang baon ni Teacher Nova ngayon. Kaya naman mga bata, ang ating mga manunood, Teacher Nova, tanungin natin kung handa na ba sila. Kung sila ay handa na, pwede ba nating makita ngayon sa ating sa iba ba ang mga reaction niyo diyan? Paki-pindot naman yung mga iba't ibang reaction na kaya niyong pindutin. Come on. Diba, Teacher Nova? Sige, wow. Ang dami. Oh, my heart, my likes. Iba talaga ang kanilang mga reaction, Teacher Janice. At ngayon, ibig nating malaman kung sila ay nasa kindergarten, grade 1, 2, and 3 na mag-aaral, maaari bang pindutin nila ang puso na reaksyon, yung kanilang pag-ibig sa ating programa. Tingnan nga natin, pindot na! Ayan, maraming salamat po. Nakikita ko po, Teacher Nova, binabaha po tayo ng mga puso na reaksyon. Ma'am, napakasaya po namin yan. Maraming salamat po. At ngayon naman, sa puntong ito, Teacher Nova, kung ang ating manunood ay kabilang sa baitang 4 hanggang 6, pakipindot nga ang ating like reaction. Ayan, tingnan natin kung sino ang ating manunood, ang ating napaka-supportive na manunood sa baitang 4 hanggang 6. Pakipindot nga ang ating like reaction. Gustong-gusto nila, Teacher Janice, ang ating programa. Ang daming like reaction na makikita natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. At kung kayo naman ay mga guro ng MPCES o kahit anong paaralan na sumusubaybay palagi sa atin, maaari bang pinutin niyo ang wow na reaction? Wow! Pinut yan, lang! Wow sila! Maraming salamat. Nakikita ko ang ating mga maraming wow. Nagbabaha ang wow reaction dito, Teacher Nova. At sa puntong ito naman, Teacher Nova, ang ating namang
Napaka-suportado, supportive na mga magulang noon pa man sa ating unang linggo hanggang ngayon sa ating panghuling linggo ng ating 3 o'clock reading habit. Mga mahal naming magulang, pwede ba nating pindutin dyan ang ating I Care reaction? Ayan, sa ibaba, pakipindot! I care daw. Ano ba yung I care? Nanghangalaga. Care na care nila Ma'am Janice ang ating programa. Ang dami ngang I care dyan, oh. Yes, Teacher Nova, maraming salamat po sa inyo. At ngayon naman, Teacher Nova, para naman sa ating manunood, lalong-lalo na yung mga napaka-loyal talaga natin at gusto nila magkaroon ng share badge, Teacher Nova, kailangan lang nilang i-share ang ating link ngayon. Kaya pindutin lang yung share at magkakaroon na kayo ng sharer badge. Maraming salamat po. Oh, ang dami ng share. Nagbahagi sa ating programa, Teacher Janice. Talagang makakatanggap sila ng mga sharer badges. Okay. Yes, Teacher Nova. Nakikita ko na yung mga pangalan dito na nagkakaroon ng sharer badge. Maraming salamat talaga sa iyong walang sawang suporta sa ating programang ito. At sa ngayon naman, dadako naman tayo, Teacher Nova, sa ating shoutouts. Handa ka na ba? Sigurado ako ang handang-handa na sila at gusto na nilang maipalabas ang kanilang mga shoutout. Kaya sisimulan na natin, Teacher Nova. Okay. Shoutout pala sa mga kasamahan kong guro sa grade 6 team gahe. At alam ko rin, Ma'am Teacher Janice, sa teacher, mga guro ng grade 3, the amazing grade 3 teachers. Sabi ni Priscilla Lavador, magandang hapon po sa lahat ng mga maestra at estudyante. Pa-shoutout din po sa grade 3 Xenia at grade 4 Heron. Hello sa iyo, Priscilla. Magandang hapon. Philip Andrew, magandang hapon sa lahat. Hello, Philip. Kumusta ka na? Ni Angel, magandang hapon po sa lahat. Hello, Angel. Okay, alam ko maraming gustong magpabati ng mga kasamahan natin. Yung grade 1 Chada team. Hello, hi ma'am Kish. Sabi ni Kisha, hi ma'am. Abrazaldo, hi. Good morning. Ay, good afternoon na, Samantha, Nicole. Good afternoon. Hello. Oh, sabi niya, good afternoon. Sabi ni Samantha. Hello, Samantha. Ni Jonaline, ma'am Pasquito, good afternoon to all. Lalong-lalo na sa Happy 4 na mga guro. Magandang hapon, Priscilla. Grade 5 Astig teachers, magandang hapon. Sabi ni Faith Martin, good afternoon po, teachers. Oh, mga ma'am, good afternoon, Faith. Okay, ni Christian Sampane. Magandang hapon, Christian. Kami natutuwa na nandyan kayo. Sabi ni Jana Princess, pa-shoutout sa section Giho. Sa aking guro na si Arlen Masiliones, grade 3 sa section Magnolia. Si Ma'am Evan Grace Katapang, ang kanyang Magnolia teacher. Shoutout sa grade 3 Xenia, Elaine Cusal, John Vincent Gardose. Estherlina Botingal, magandang hapon, Ma'am Es! Namimiss na po namin kayo. Ryan Christoph, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon. Si Jana Darrow, magandang hapon. Sa mga gurong kasamahan ko, sa grade, kinder babes, magandang hapon. Shout out sa grade 3 Carnation, ni Samantha Nicole. Ni Philip, hashtag MPCS. Magandang hapon, Ma'am Nova. Hello, Philip. I miss you. Okay. Ni Jana, magandang hapon po sa lahat. Ang ngayong hapon, ang maliban sa ating mga pa-shoutout, of course, nandyan palagi yung mga kasamahan natin sa opisina. Si Ma'am Panen, si Teacher Amy. Magandang hapon sa inyo. Sabi ni John Vincent, good afternoon, Teacher Nova. Okay, ngayong hapon, mga bata, alam niyo ba, meron tayong bagong mga aralin. At
Iyan ay ibabahagi sa atin ng isa sa mga kasamahan namin, guro, dito sa MPCES. Alam ko, naghanda talaga siya. Siya ay gurong tagapag-ugnay sa ikatlong baitang sa Filipino. Siya ay bagong guro, pero mahusay na guro. Ating salubungin, si Teacher Rosa Jean Vasquez. Salubungin natin, Teacher Rosa Jean, ng virtual clap. Ang ganda na! Magandang hapon, Teacher Rosa Jean! Magandang hapon din po sa'yo, Teacher Nova! Magandang hapon din po para sa ating butihing punong guro, Dr. Joy J. T. Relos, sa ating mga magagaling na kawaksing punong guro, Ma'am Amily E. Halas, Dr. Renato Magaso, Ma'am Ernita Panen, magandang hapon po. Magandang hapon din sa ating mga kabataan na walang sawang nanunood, sa ating mga mag-aaral at mga magulang na laging nakasuporta sa atin. Magandang hapon po, lalong-lalo na rin sa ating mga kasamahang guro mula kinder hanggang grade 6 sa Magugpo Pilot Central Elementary School. Magandang hapon po. Teacher Rosa Jean. Yes po, ma'am. Alam ko, sa bawat araw na ginagawa ng 3 o'clock reading habit, may mga bago. Bagong ipapakita, bagong kwento, bago lahat. Katulad ng napakaganda mong mukha, bagong-bago sa amin yan. Okay, Teacher Rosa Jean, ikaw ba ay handa na sa hapong ito? Handa na po, ma'am. Ang ating kayang mga manunood, handa na ba sila? Handa na ba kayo, mga bata? Okay. Sisimulan natin ang ating unang gawain bago natin babasahin ang kwento. Meron muna tayong mga palaisipan. Handa na ba kayo? Kung handa na, pwede bang paki-press ang like button? Okay. Meron akong mga naihandang mga palaisipan na may kaugnayan sa ating babasahing kwento. Tingnan ninyo. Makikita ninyo ang iba't ibang mga kagamitan. Ang mga kagamitan ito ay makikita sa ating kwento. Okay. Para sa una nating palaisipan. Handa na ba? Okay. Ano ako? Ako ay isang piraso ng kahoy, metal o ibang materyales na may tuwid na gilid. Karaniwang may marka sa pulgada o sentimetro at ginagamit sa pagguhit ng linya, pagsukat o iba pa. Ano ako? Uulitin ko, ako ay isang piraso ng kahoy, metal o ibang materyales na may tuwid na gilid, karaniwang may marka sa pulgada o sentimetro at ginagamit sa pagguhit ng linya, pagsukat at iba pa. Ano ako? Ano sa tingin niyo ang sagot? Pakisulat nga ang sagot, mga bata, sa ating comment section. Okay. Sulat na kaagad, mga bata, ang sa inyong mga sagot. Ito ba, Ma'am Ross Jean, gamit sa paaralan? Kapag sila ay guguhit? Okay. Hihintayin natin ang kanilang mga sagot. Meron na sabi ba? Janelle. Ah, ni Philip Gardose. Ruler. Oh, sabi niya. May wow. Sabi ni Juhachi. Ruler. Oh. Ni Bea Mejorada. Ruler po. Okay, maaari ba nating isulat yung mga sagot ninyo sa buong pangungusap kung maaari? Sabi ni Princess, ruler. Tama po ba yung mga sagot nila? Meter stick po? Tama po ba yung mga sagot nila, Teacher Rosa Jean? Okay po. Ang tamang sagot sa ating unang palaisipan ay ruler. Tama, mga bata, ang gagaling talaga. Handa na ba kayo para sa ikalawang palaisipan? Okay. Ang pangalawang palaisipan, ano ako? Ako ay isang piraso ng muebles na ginagamit na higaan.
karaniwang may pahabang balangkas at sahig. May apat na paa at sinasapina ng banig o matres. Ano ako? Uulitin ko. Ako ay isang piraso ng webless na ginagamit na higaan. Karaniwang may pahabang balangkas at sahig. May apat na paa at sinasapina ng banig o matres. Ano kaya ako? Sagot na mga bata! Pakisulat ang inyong sagot sa comment section. Okay, sige na, sulat na ng sagot. Parang madali lang ito, Teacher Rosa Jean. Ito ba ang hinihigaan ko ng gabi? Ito, parang palagi ako, ito ang gusto kong pagdating ko sa bahay, higa agad ako dito. Okay, Pellet Gardosis. Ako po, gusto din niya. Sabi ni Daniel, kama po. Kama? Kama po ba? Okay, may iba pa bang sagot? Ni Philip Angel, kama po mama. Hashtag MPCES, sabi ni Philip. Ni Jovenville, Katre. Oh, sa Philippines, sa ating MTB, Katre. Ni Katre. Oh. Pang MTB yun, Katre. Ano kayang Katre sa Filipino? Oh. NN Rama, Katre po ma? Katre po ba? Hey, tingnan natin. May iba pa naman ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay, para sa ating palaisipang pangalawa, ang tamang sagot ay kama. Okay, ang dami pong nakatama, Ma'am Nova. Ang gagaling po talaga ng ating mga mag-aaral at ng mga kabataan sumusubaybay sa atin. Ngayon naman, para sa ating ikatlong palaisipan, ano ako? Ako ay isang instrumentong mahaba ang liig na may traste. Karaniwang anim ang kwerdas na kinakalabit ng daliri upuwa. Ano ako? Uulitin ko mga bata. Ako ay isang instrumentong mahaba ang liig na may mga traste. Karaniwang anim ang kwerdas na kinakalabit ng daliri upuwa. Ano kaya ako? Handa na mga bata, isulat ang inyong sagot sa ating comment section. Teacher Rosa Jean, alam ko, hindi ako marunong tumugtog nito. Pero okay. Pagkakasin ko, marami pong mga kabataan at mag-aaral ng MPCES ang marunong gumamit nito. Oh yeah, talaga po. Sabi ni Philip Gardose, guitar. Oh. Okay, sabi ni Priscilla, gitara! Ah, tama mo wow. Si Priscilla. Si Andrew Malazarte, hashtag MPCES, gitara po, ma'am. Ni Bea Mejorada, gitara po, ma'am. Si Mary Magnolet Martin, gitara. Tama po ba yung mga sagot? Gitara, what? Trumpeta? Tama po ba yung mga sagot nila? Ang tamang sagot po para sa ating ikatlong palaisipan ay gitara! Wow! Ang gagaling ng mga kabataan natin, ma'am. Marami siguro sa kanila ang may mga instrumentong gitara sa kanilang mga bahay. Okay. So po yun. Yes po, ma'am. Ngayon naman po, para sa ating huli at ika-apat na palaisipan, handa na ba kayo? Okay, para sa ating huling palaisipan. Okay. Ah, ito sige po, ma'am. Ito po ay ang ating talasalitaan na, ma'am. Danggal. Mari mo pong basahin ito. Okay po. Pupunta na po tayo sa mga ating talasalitaan. Okay. Sa hapong ito, bago natin babasahin ang kwento, ma'am, meron tayong kaalamin ng mga salita. Ito ay mga salitang nagmula sa ating kwentong babasahin po mamaya. Unang salita, ang salitang dangkal. Ang kahulugan ng dangkal ay sukat ng haba mulang dulo ng nakaunat na hinliliit hanggang dulo ng nakaunat na hinlalaki ng kamay.
Okay. Halimbawang pangungusap ng salitang dangkal. Gumamit ako ng panukat upang masiguro ang isang dangkal na sukat sa aking daliri. Ngayon po, Ma'am Nova, nais ko po, sino po kaya ang makapagbibigay ng mga bagay na masusukat ng isang dangkal? Mga okay kabataan, po. Okay. Ito po mga yung dangkal. Ito po yung dangkal, isang dangkal. O, yan. Isang dangkal po. Oh, ano yung mga bagay na maring sukatin, okay? Maring lang isuot ng mga sagot nila. Yung pwede lang sukatin gamit ang kanilang ito. Isang dangkal, isang dangkal. Isang dangkal. Okay, sulat ng mga bata, mga gamit na maring sukatin nyo. Maring nasa bahay na mga gamit na gamit ang dangkal, masusukat nyo. Ilang dangkal ba? Oh. Isang dangkal. Oo. Lapis. Oh, sabi ni Prince Alatrak, lapis. Isang dangkal. Okay. Maaaring ang masukat ng lapis, ng ballpen. Lalo na po yung lapis na natahasan na pumang. Dieter Montoho, ruler. Maaaring masusukat din yung ruler. Oh, ilang dangkal ba yung isang ruler? Notebook, sabi ni John Vincent Cardoze. Tama po ba yung mga sagot nila, Teacher Rosa Jean? Tama po, ma'am. Kung masusukat po ito ng isang dangkal, ang mga bagay na kanilang nagawa, yan po ay tama. Mahuhusay po talaga ang ating mga kabataan. Wow! Ngayon naman po, para sa ating ikalawang talasalitaan. Ikalawang talita ay virus. Kahulugan. Nakakahawang agent. Binubuo ng nucleic acid molecule at nababalot ng protina. Halimbawang pangungusap, ugaliling maghugas ng kamay upang ang virus ay maiwasan. Tingnan niyo po ang larawan. Okay. Nais niyo po bang mahawaan ng virus? Ngayon naman po, Ma'am Nova, nais ko pong hikayatin ang ating mga mag-aaral. Sino-sino kaya ang makapagbibigay ng uri ng virus? Pakisulat po sa comment section. Mga halimbawa ng virus na alam ninyo. Alam ko, meron silang alam. Yung pinakasulat mo yun. O sabi ni Samantha, coronavirus. Sabi ni Ma'am Plata, hello. COVID-19. SBESP, COVID-19, Coronavirus Disease, 2019. Cholera, virus ba yung cholera? Sabi ni Dieter, cholera. Virus ba? Okay, may iba bang sagot? Coronavirus po, ma'am. Wala na bang ibang sagot dyan? Coronavirus, ito yung pinakasikat, pinaka nakakahawa at maraming namatay. Okay. Tama po ba yung sagot nila, Teacher Rosa Jean? Tama po, Ma'am Nova. Marami pong sumagot ng coronavirus dahil ito po ay napapanahon. Lalo na ngayon. Okay, ang galing mga bata. Susunod naman tayo sa ating ikatlong salita. Handa na ba kayo? Okay, ang ikatlong salita ay metro. Kahulugan. Batayan ang unit ng haba sa sistemang metriko ng sukat, katumbas ng 100 cm o humigit kumulang 37 pulgada. Yan po ang metro. Halimbawa, ang pangungusap, ang bawat mamimili ay inirekomenda na dumistansya ng 1 metro sa bawat isa. Kaya yun naman po, Ma'am Nova. Titingnan natin kung sino sa ating mga kabataan manunood kung marunong gumawit ng salitang metro sa pangungusap. Kanina po nasira yung audio natin at ngayon okay na po, Teacher Rosa Jean. Okay, so ano yung mga bagay na masusukat nila gamit ang metro?
hindi na kagaya ng lapis kasi malaki na yung metro, malapad yung metro. Ano pang mga bagay na pwede lang sukatin gamit ang metro? Maaari nilang isulat yung mga sagot nila sa ating... Yes po, ma'am. Comment section, doon nila isusulat. Sige na, mga bata, sulat na sa inyong mga sagot. Wala pang sumagot. Parang nahirapan sila kasi mataas yung metro. Ay, yung bahay kaya, maaari bang sukatin ang metro? Yung bahay natin? Metro ba ang pagsukat mo? Teacher Rosa Jean? Maaari din po bang gawin na lang nila ito sa isang pangusap? Ah, o, sabi ni Prince. Naman. Sabi ni Prince, Tela. Ay, di ba? Abili tayo ng isang metro ng tela. O dalawang metro ng tela. Yes, pintuan po. Yes, maaari po yun. Pintuan, sabi ni NN. Prince, Tela. Ah. Ni John Vincent, kama. Of course, kasi mahaba yung kama. Pwede. Pwede po ba yun? Upuan, kama, sabi ni Philip John. Upuan, kama, maaaring sukatin gamit ang metro. Okay, tama po ba yung mga sagot nila, Teacher Rosa Jean? Tama po, Ma'am Nova. Ang gagaling po. Okay, very good. Very good, mga bata. Okay, ngayon naman, para sa ating huling salita, ang salitang pamilihan, kahulugan, palengke, o lugar kung saan ginaganap ang pakikipagkalakalan. Halimbawa, makikita sa pamilihan ang iba't ibang rekados para sa lulukuin ni nanay. Ngayon, Ma'am Nova, sino-sino kaya ang makapagbibigay ng mga bagay na maaari nating buuin sa pamilihan? Oo. Maaari nilang mabili sa pamilihan. Opo. Okay. Yung pinamili ni nanay sa palengke, isusulat nyo dyan, mga bata. Okay, sige na. Yung pinalengke, yung pinamimili ni nanay sa palengke, isulat nyo na kaagad. Okay. Sino kayang unang makasagot? Sabi ni Gerald, namimili kami sa pamilihan. Anong binili ni Gerald? Gerald, anong binili mo? Samantha Prutas. Oh. Wow. Sa pamilihan. Ni Kesha, hashtag MPCS, gulay po yung kanilang pinamili. Wow, very good. Sabi ni Pia Mihorada, gulay po, ma'am. Ano bang may iba pang sagot? Gulay lang ba? Walang isda? Walang karne? Gulay, isda, sabi ni Prince. Tama po yun, Prince. Tama po ba? Isda, gulay, sabi ni Cassie. Ni Cassie, gulay at isda. Ni Philip, Nardoso, gulay. Repolio, lamas, lamas. Mga ricados. Yes po. At gulay, sabi ni Jubilee Marcayana. Ni Philip, mga gulay. Tama po ba yung mga sagot nila, Teacher Rosa Jean? Tama po, ma'am. Ang mga sagot po nila ay nagpapatunay kung bakit matatalino ang ating mga kabataan kasi kumakain sila ng gulay. Very good, mga bata. Tama po yun. Opo, Ma'am Nova. At ngayon, maaari mo na bang ibahagi yung kapanapanabik na hinihintay naming kwento sa hapon ito? Opo. Handa na ba kayo, mga bata? Okay, ang kwentong aking tatalakayin ngayong hapon ay napapanahong kwento kung ano ang ating nararanasan sa ating panahon ngayon. Handa na ba kayo? Okay, kung handa na mga bata, maaari mo bang makipress ang inyong mga like button? Okay, ang kwentong po ito, bibigyan ko po kayo ng isang kaalaman ay isang makabagong kwento na kamakailan lamang po na ipapublika mula sa isang tagapagsulat mula sa Universidad ng Pilipinas Los Baños. Okay, titingnan po natin ang kwento.
Okay. Ang kwentong ito ay pinamagatan nating isang metro. Ito ay kwentong pangbata ukol sa COVID-19. Ito po ay isinulat or ikwento ni Kate Del Rosario na isa po, nagmula po sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. At iginulit naman ni Dandin Espina. Tutunghayan na natin. Handa na ba kayo? Okay. Isang metro. Gaano ba kalayo ang isang metro, nanay? Tanong ni Ella kay Aling Marie isang umaga. Bakit mo naman natanong, anak? Sagot ni Aling Marie habang naghahanda ng almusal. Narinig ko po kasi sa balita na kailangan daw po ng isang metro ang layo tuwing pumipila sa mga pamilihan. Nakita ko rin po sa TV, nakaupo sila ng malayo sa isa't isa. Bawal daw po munang magtabi-tabi para hindi mahawa o makahawa ng virus na ba ang tawag doon? Sambit ni Ella. Tama ang narinig at nakita mo. Pansamantala, hindi muna pwedeng maglapit-lapit ang mga tao. Dahil mayroong virus na sobrang liliit at hindi natin nakikita. Coronavirus ang tawag sa virus na ito. Kapag mayroong virus na ito ang isang tao, pwede siyang magkaroon ng lagnat, ubo, pananakit ng katawan, o mahirap pang huminga. Ang iba naman ay masakit din ang tiyan at lalamunan. Malayo po ba iyon? Hindi na po ba ako pwedeng makipaglaro ng nanay, tatay, kay Ben pag isang metro ang layo? Hindi ko na rin po ba pwedeng ayusin ang mahabang buhok ng kaibigan kong si Julie? Malungkot na sagot ng bata. Tuwing ubo ang taong may sakit, sumasama ang virus sa kanyang ubo na maaaring makahawa sa taong malapit sa kanya. Pwede ring magkaroon ng coronavirus ang katabi niya. Pero dahil hindi niya nakikita ang virus, hindi niya alam na maaaring makahawa siya sa iba. Hindi ito maiiwasan. Kaya kailangan isang metro ang layo ng mga tao sa isa't isa. Pansamantala lang ito hanggang magamot ang mga may sakit at mawala na ang lahat ng virus. Ano po ang pwedeng gawin, nanay, para hindi mahawa o hindi makahawa ng coronavirus? Pag-aala lang sagot ni Ella. Halika, pumunta tayo sa kusina, yaya ni Aling Marie. Dinala ni Aling Marie si Ella sa lababo at tinuruang maghugas ng kamay. Kailangang lagi tayong naghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig para sigurado tayong malinis ang ating kamay tuwing hahawak tayo sa ating sarili. Pinunasan ni Aling Marie ang mga kamay ni Ella. Iwasan nating hawakan ang ating mata, ilong,
o bibig, lalo na kapag nasa labas ng bahay. Kung uubo, umubo sa ating siko at huwag sa kamay. Iwasan din munang makipaglapit sa ibang tao. Paano kaya pwedeng bumati sa iba nang hindi nakikipagkamay? Pwedeng kumaway, nanay. Pwede ring mag-small heart. Nakangiting sagot ni Ella. Tama, pwede nga. Kaya sa panahong ito, hindi na muna tayo pwedeng lumabas ng bahay para maging ligtas tayo at ligtas din ang iba, sabi ni Aling Marie. Pansamantala lang naman po pala, nanay. Hindi naman masyadong matagal. Akala ko hindi na ako maaaring makipaglaro kina Julie at Ben. Ganito po ba ang isang metro? Nanay, ibinuka ni Ella ang kanyang kamay ng may isang dangkal habang nakasingkit ang kamay. Kinuha ni Aling Marie ang gitara ni Mang Lino, tatay ni Ella. Parang ganito ang isang metro, paliwanag dito, habang ipinapakita kung gaano kahaba ang gitara. Matapos ay dinala ni Aling Marie si Ella sa pinto ng kanilang bahay. Tumayo ka sa isang gilid ng pinto at ako naman sa kabila. Halos ganyan ang isang metro. Sumunod ay binisita nila ang silid ni Ella. Umupo ka sa gitna ng iyong kama, anak, at tatayo ako sa dulo. Ganyan ang isang metro. Hindi naman po pala masyadong malayo ang isang metro, nanay. Makikita mo pa rin ang iba. Pero pareho kayong ligtas sa virus. Nakangiting tugon ni Ella. Nilapitan ni Aling Marie ang kanyang anak at niyakap ng mahigpit. Ang yakap ni nanay, hindi kailangan ng isang metro. Nakita ni Ella si Julie na nakadungaw sa kanilang bintana. Dali-dali siyang pumunta sa kanilang bintana at sumigaw. Julie, gusto mong maglaro? Kahit hindi ako pwedeng pumunta dyan, pwede tayong maglaro. Naglaro ng bato-batupik ang magkaibigan na nakadungaw sa kanilang mga bintana. At iyon po ang wakas ng kwento ng isang metro. Nagustuhan niyo ba mga bata? Okay. Nagustuhan niyo ba? Okay, Teacher Rosa Jean. Alam ko, maraming natutuhan ang ating mga mag-aaral ngayong hapon. Sa ating kwento, naipakita doon ang kahalagahan ng isang metro. Yung ibang bansa, hindi nga lang isang metro. Sa atin dito, isang metro. Diba? Hindi po ba isang metro sa atin? Pero yung ibang bansa, hindi po. Meron ka bang inihandang mga katanungan, Teacher Rosa Jean? Meron po. Okay. Handa na ba kayo para sa ating mga katanungan? Susukatin natin kung kayo ba ay nakikinig. Talaga. Okay. Para sa ating unang katanungan. Sino ang bata sa kwento? Sino kaya? Pakisulat ang inyong sagot sa ating comment section. Teacher Rosa G, ang babasahin natin
Yung tama po yung pagkasulat sa pangungusap. Yung kumpletong pangungusap po ang hinahanap natin na tama sa sagot. Yes po, para makita po natin sa ating mga kabataan ang marunong nang gumamit o sumulat ng isang buong pangungusap. Tama po yun. Okay. Yes po, ma'am. Sino po ba ang bata sa kwento? Oo. Kaya. Siya. Isulat mo, Jean Rose, sa buong pangungusap. Sabi ni Priscilla, ang bata sa kwento ay si Ella. Ang bata sa kwento ay si Ella, sabi ni Prince. Kulang ng tuldok yung sagot ni Prince, parang kulang. Kapag buo ang pangungusap, kailangan may tamang bantas po yun. Sabi ni John Vincent, ang bata sa kwento ay si Julie. Si Julie po ba? Walang tuldok. Sabi ni Gardoze, MPCS, ang bata sa kwento ay si Julie. Si Julie ba? Sabi ni Philip Andrew. Julie at si Ella. Gerald Ryan Daro. Sino nga ba yung mga bata sa kwento? Sino ba ang bidang bata sa kwento? Ang bidang bata ang hinahanap pala natin. Opo. Ang bata sa kwento ay sina Ella, Ben at Julie. O mga bata yun sa kwento na nabanggit. Yung mga pangalan ng bata. Si Ella po ang bata sa kwento, sabi ni Dieter. Okay. Tama po ba yung mga sagot nila, Teacher Rosa Jean? Tama po, ma'am. Ang mga bata sa kwento ay sina Ella, Ben at Julie. Pero ang bida po ay si Ella. Wow, galing mga bata. Nakikinig talaga po, ma'am. Ngayon naman, para sa ikalawang tanong. Ito, ano ang tawag sa virus na sobrang liliit at hindi nakikita? Ano ang tawag sa virus na sobrang liliit at hindi nakikita? Ano kaya iyon? Sulat na mga bata. Tandaan, isulat ang inyong sagot sa isang buong pangungusap. Lagyan din po ng tamang bantas. Tama po yun. Yung virus na hindi nakikita. May virus ba na nakikita? Parang walang nakikitang virus? Okay. Ano yung virus na binanggit sa ating kwento ngayong hapon? Pare natin ito alamin. Ang virus na atin po dinaranas sa panahon ngayon. Ito rin po ang dahilan kung bakit po meron tayong new normal. Ito po yun. Teacher Rosa, dyan sabi ni Samantha, coronavirus. Wala pa bang ibang sagot dyan? Ni Janelle, MPCS, coronavirus po. Yung napakaliit. Kaya tayo nagmamask. Coronavirus, sabi ni Dominic Rosiosa. Hashtag MPCS, ang tawag sa virus na hindi nakikita ay coronavirus, sabi ni Philip Andrew. Wow. Ang virus na hindi natin nakikita ay coronavirus. Tama po ba yun, Teacher Rosa Jean? Opo. Ang virus po na sobrang liliit at hindi natin nakikita ay tinatawag na coronavirus. Ito po ang virus na ating dinaranas sa ating panahon ngayon. Ngayon naman mga bata, maraming salamat sa inyong mga sagot. Ngayon naman po, punta tayo sa ikatlong tanong. Handa na ba kayo? Okay, sa ikatlong tanong, sino-sino ang mga kaibigan ni Ella? Sino-sino pa ba ang ibang bata na nabanggit sa kwento? Sulat na ang inyong sagot, mga bata. Isulat ito sa isang buong pangungusap. Tama po yun, yung mga kaibigan ni Ella. Na gusto niyang makalaro, pero dahil sa coronavirus, hindi niya makadaupang palad, hindi niya makalaro. Opo, hindi niya
hindi sila makapaglaro, sino-sino yung mga best friend? Sino-sino kaya yun? Sabi ni Bea Mihorada, si Julie at si Ben po, yung kaibigan ni Ella. Si Samantha, si Julia po, ang kaibigan ni Ella. Tama po ba? Okay, may iba pa bang sagot? Ni Kisha, ang mga kaibigan ni Ella ay si Julie at si Ben. Wow, very good. Ang mga kaibigan ni Ella ay si Julie at Ben. Sabi ni Prince Alartra. Samantha, Nicole, Julie po. Si Julie lang ba? Okay. Si Julie at Ben po. Sabi ni Kisha, may Kisha Kate ulit. Ay, tama po ba yung mga sagot nila, Teacher Rosalgin? Tama po, Ma'am Nova. Tamang-tama. Yes po, Ma'am Nova. Tama po. Ang mga kaibigan ni Ella ay sina Julie at Ben. Ma'am Nova, lagi ko nating tatandaan, mga kabataan. Kung gagamit po tayo or susulat ng isang buong pangalan, ito po ay nagsisimula sa malaking pitik. Okay, lagi po niyang tandaan ha? Okay, para po sa ating ika-apat na tanong, handa na po ba kayo? Okay, pang-apat na tanong. Ano-ano ang mga karamdaman kung ang isang tao ay madadapuan ng virus? Uulitin ko, ano-ano ang mga karamdaman kung ang isang tao ay madadapuan ng virus? Isulat na ang inyong sagot, mga bata. Ito'y ba yung mararamdaman nila kapag nagkasakit sila? Yes po, ma'am. Mga sintomas. O, sintomas na may virus ka na. Oh, nakakahawa. Nakakatakot. Nakakatakot po. Parang ilang metro kaya ang layo natin? Kailangan, hindi lang isang metro, stay at home dapat kapag may karamdaman na, may sintomas na sa kahit anong karamdaman. Sabi ni Philip, hubo at sipon ang nararamdaman. Sipon, lagnat at hubo. Sabi ni Teacher Rosalyn kanina, kailang isulat sa buong pangungusap ang inyong karamdaman para magandang basahin at saktong-sakto po yun. May lagnat ang tao na nahawa sa virus, sabi ni Bea. Ano ba? May iba pang sagot? Pagkakasakit ng lalamunan. Mataas ang hilanat at mataas ang lagnat ni N.N. Rama. Hilanat, ay natura. Yun. Ni Prince. Ang mga karamdaman pag ang isang tao ay nadapuan ng virus ay hindi po makahinga, nananakit ang lalamunan, ubo at may sipon sa kanya. Nikisha, ang mga karamdaman kung madadapuan ng virus ay lagnat, ubo, pananakit ng tiyan, hirap sa paghinga at sakit ng lalamunan. Tumpak na tumpak ang sagot ni Andrew. Ang mga karamdaman kung ang isang tao ay may madadapuan ng virus ay lagnat, ubo, hirap sa paghinga, masakit ang tiyan at sakit sa lalamunan. Tama ba yung sagot nila, Teacher Rosalyn? Tamang-tama po, Teacher Nova. Nagpapakita lang po ang ating mga kabataan ay talagang nanunood. Focus na focus po sila. Tama po, kapag ang isang tao ay nadapuan ng virus or coronavirus, may ubo, sipon, pananakit ng lalamunan, paghihirap sa paghinga, at lagnat. Ngayon naman, punta tayo sa ikalimang tanong. Handa na ba kayo? Ikalimang tanong. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang metrong distansya? Bakit kaya? Uulitin ko. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang metrong distansya? Isulat na ang inyong sagot, mga bata. Tandaan, sa pagsulat ng sagot, isang buong pangungusap nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tamang banta.
Bakit kaya isang metro? Bakit ano kaya yung bahayan? Yun ang hinahanap natin na sagot. Bakit kailangan ng isang metro? Hindi tayo magsiksikan. Sagot na. Diba, Ma'am Rosa Jean, sa mga mall, kahit sa paralan, tayo yung malayo sa ating mga kasamahan. Hindi pwedeng lumapit ng higit pa. O malapit pa sa isang mga. Meron na pong mga sukat. Tama po yun. Mga sahig. Para alam natin na malayo tayo ng isang metro. Ano kaya, Andrea? Para hindi tayo mahawa ng COVID virus. Sabi ni Gerald. Para hindi mahawa. Para layo. MPCS, mahalaga ito para maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19. Tama. Sabi ni Kisha. Para hindi mawala sa coronavirus lahat. Para hindi mahawa, para hindi mahawa sa coronavirus. Hindi mahawa. Para ang COVID-19, sabi ni Maria Dolores. Hindi na humalat pa ang COVID-19 para hindi tayo maapektuhan ng virus. Tama. Bea Mejorada, para hindi po makahawa ng ibang tao po, ma'am. Hindi ka mahawa, hindi ka makahawa. Mahalaga ito para maiwasan ang pagrami ng virus. At dahil hindi natin alam kung ang taong kasama natin ay may virus. Tama po, ma'am. Mahalaga ang pagkakaroon ng isang metrong distansya ay para hindi mahawaan ang isang tao kung hindi makakapit ang virus. Tama ba ang masagot? Yes, sabi ni Mr. Nova. May sagot pa ito, Lisa. Mahalaga po ang pagkakaroon ng isang metrong distansya para makaiwas sa hawaan ng virus at maging ligtas tayo sa anumang sakit, lalo na sa corona. Very good! Wow, ang gagaling po ng ating mga kabataan, lalo na po sa komprehensyon. Okay, tama po ang sagot nila lahat. Kailangan ng isang metrong distansya upang hindi tayo mahawaan ng virus. At hindi rin tayo makahawa kung sakali man meron tayo nito. Okay, punta naman tayo sa ating ika-anim at huling tanong. Handa na ba kayo? Okay, ang ating ika-anim at huling tanong. Magbigay ng mga posibleng paraan upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Uulitin ko, magbigay ng mga posibleng paraan upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sagot na mga bata! Okay. Ibibigay nila yung mga simpleng maggagawa nila bilang mga mag-aral. Ano ba yung pwede nilang magawa upang maiwasan ang pagkalat ng virus? Opo. Yung mga maaari nilang gawin sa kanilang sarili, sa kapwa. Yan ang kanilang maaari. Yes po, ma'am. Oh. Virtual hug. Sabi ni Philip Gardoso, virtual hug na lang. Bawal yung personal na hug. Ngayon pong new normal. Magstay at home. Tama. Maghugas ng kamay. Yes po. Sabi ni Philip, social distancing. Oh, sabi ni Philip Gardoso. Hey, ni John, Philip John. Stay at home at kung lalabas, ay mag-face mask at mag-face shield. Huh? Very good. Ni Prince, para makaiwas sa paggalat ng virus, kailangan po maghugas tayo ng kamay lagi at manatili po tayo sa loob ng ating tahanan. Hindi na lalabas, huwag nang lumabas. Stay at home, wash hands everyday, palaging maghugas ng kamay. Sabi ni Ampolo. Ni Jeric, sundan ang health protocols. Social. Health protocols, sundan. Ni Kisha, para maiwasan ang virus at ugaliing maghugas ng kamay, magsuot ng face mask, face shield, at kung lalabas,
iwas ang hawakan ang kamay, mata, at bibig. Very good! Say talaga ni Kisha. Sabi ni Philip, maiwasan ang pagkalat ng virus kung palagi magubas tayo ng kamay, mag-hand sanitizer, ang kamay, manatili sa bahay, at mag-social distancing. Tama po ba yung mga sagot nila? Tama po, ma'am. Lahat po ng mga sagot ng ating mga kabataan ay tama-tama. Kahit po sa simpleng paraan ng paghuhugas ng ating mga kamay, ang hindi paghawak sa ating mukha, ang paglalagay ng face mask at face shield tuwing tayo ay lalabas at pagkakaroon ng distansya, isang metrong distansya, ay mga posibleng paraan upang tayo ay hindi mahawaan ng virus. Okay, ang gagaling po ng ating mga kabataan, ma'am. Nakikinig po talaga sila. Talaga po, Teacher Roxajean. At alam din natin na kayang-kaya natin itong gawin, di ba, mga bata? Kaya nga sa opening ng, sa pagbukas ng klase, hindi sila pupunta sa paaralan. Sila ay manatili lang sa bahay para hindi mahawa sa naturang virus. Si nanay lang, nanay at tatay lang ang pupunta dito. Pero kailangan. Tatay lamang. Kompleto. Kompleto. Face shield. Isang metrong distansya. Huhugas ng kamay, mag-alcohol. Yun ang gagawin ni mama at papa pag pupunta dito sa ating paaralan. At maraming salamat, Teacher Roxajean, sa napakahalagang pagbabahagi mo ngayong hapon. Teacher Janice, ikaw ba'y natutuwa? Yes, Teacher Nova. Nakakatuwa po at isa itong napakagandang aral naman. It is very timely po talaga yung story ni Teacher Roxajean sa hapong ito. Kaya naman maraming salamat Teacher Roxajean. Tiyak na nadadagdaga naman ang kaalaman ng ating mga mag-aaral. Lalong-lalo na napaka-timely po ang story ni Teacher Roxajean na talagang magagamit ng ating mga manunood, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na ma-apply talaga nila yung mga tamang gawin sa ating panahon ngayon sa pandemya. Ayan, Teacher Roxajean, maraming salamat sa araw na ito. So, sa puntong ito, Teacher Roxajean, pwede ka nang mag-say goodbye sa ating mga manunood. Paalam po tayo sa ating mga manunood. Unang-una po sa lahat, nais ko pong magpasalamat para po sa inyong tiwala at pagpapa-unlock sa ating pong 3 o'clock reading habit. Ngayon po, nais ko pong magpaalam sa ating mga manunood sa pagsubaybay po hanggang sa katapusan po ng kwento. Maraming salamat po. Sana po ay naintindihan at sa puso po natin ang isang metro dahil hindi lamang po yung isang kwento kundi paalala na rin po para sa ating mga sarili dahil kayo po ay nasa panahon tayo ng pandemya. Maraming salamat po. Salamat din sa pagbabahagi mo sa atin. Salamat po, ma'am. Naway marami tayong natutuhan at huwag tayong magpakampante. Unahin natin yung ating kaligtasan, kalusugan. Yes, sige, sure. Lahat, ang ating mga kaalaman. Tandaan talaga natin yung mga bili ni Teacher Roxajean sa hapong ito. At sa puntong naman ito, Teacher Nova, tayo naman po ay magpapaalam na, Teacher Nova. Bibilang tayo ng 5. At tayo yes, Teacher Nova, baka may gusto ka pang batiin dyan. Wala na ba? Para tayo ay sasabay na tayo ngayong magpapaalam sa kanila. Bukas pala, huwag nating kalimutan panghuling araw ng ating Filipino na kwento, bukas ng Huwebes. Si Teacher Iris Christine Mejos ang siyang magkukwento sa atin. At meron tayong panauhi ng ating tagapag-ugnay sa apansa ngayon, tagapag-ugnay sa Filipino, si Teacher Christy C. Agudera. Magbibigay siya sa atin ng mensahe bilang paalala sa buwan ng wikang pambansa. So bukas, huwag na huwag natin kalilimutan at ibahagi
ang ating 3 o'clock reading habit. Yun lang po, Teacher Janice. Ayan, maraming salamat, Teacher Nova. Ayan, mga bata, mga mahal naming manunood, huwag nating kaligtaan ang ating natitirang 2 araw para sa ating 3 o'clock reading habit. At syempre naman, lalong-lalong bukas na sa huling serye natin sa Filipino, mayroon tayong sorpresa at galing sa ating division na personnel. Kaya, bukas at hanggang naman sa ating huling 2 araw, huwag po nating kaligtaan. Kita-kita po tayo sa susunod na 2 araw. Maraming salamat sa lahat sa hapong ito, sa ating pagsuporta hanggang dulo ng ating programang ito. Kaya naman, sa putong ito, Teacher Nova, sabay-sabay tayong magpaalam. In 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, paalam! Let me get a picture there.